Hi mga kamakina, may machine tayo dito. Isang flow error at isang 24 volt tsaka 5 volt. Unahin muna natin itong flow error, baka magawa natin kagad kasi ito. Hindi ko alam kung may mga power logic board ako dyan o functional. Mamaya na yan, ito muna ang flow error. Kasi may mga pyesa ako dyan na pwede pampalit kung just in case na makita natin yung problema. Mapapalitan natin kagad. Okay? Part of the third floor, part of the third floor. Thank you. Papatakbo ko muna to. Lagi kong ginagawa, pinapatakbo ko muna. Gusto kong makita yung flow error niya. Agad. Flow error 1 saka flow error kagad. Tapos dito sa debug niya nakalagay flow error 1 tapos yung bulb. Diba bulb 1, tapos nagsisiro, bulb 1, 0, bulb 1, 0. May bulb daw na sira.
Yan, magpapalit ako ng bulb 25. Bulb 25, tignan natin kung mawawala yung flow error 1 niya. Walang bulb. Mga kamaki, napapalitan natin dito ng bulb 39. Yeah.
Kung wala yung flow error, tignan natin kung mawawala talaga ng tuluyan. Pinalitan ko ng pressure transducer. Tignan natin kung magpa-flow error 1 pa tong nasa D-bag. Pag nag-flow error 1 pa yan, tatry kong palitan itong 24 at saka 26. Pero pag hindi na, pressure transducer ang problema. Papalitan ko sana kanina ng bulb 39, eh kapapalit lang pala. Pinakamaganda kung may date, malalaman mo na bago pa. Tumaas na ng tumaas yung conductivity, nag 13 point ano na. So temperature na lang ang hinihintay natin tumaas. Hindi na lumabas yung flow error. Pero ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng dialysis line para tignan natin sa kung may pasyente, kung nawawala, may flow error pa rin o wala. Make sure lang. Yan, kamakina, hindi na lumalabas yung flow error niya. Wala tayong nakikita ang flow error na lumalabas. So, gagawin ko, kunyari may pasyente tayo, patakbuhin natin to para malaman natin kung okay na siya para pag nilagay sa floor, alam natin na okay na siya.
So para walang fluero na lumalabas, sinaksa ko na tong dialysis line, sinaksa ko na. Wala pa rin flow error. Pipiling program kasi sinaksa ko siya. Ngayon, kunyari may pasyente. Siyempre, lalagyan natin ng pera para sa blood sense. Lagyan natin ng pera para sa blood sense. Kasi nangihina na kanina pa ng blood sense, mag-alarm yan. Yan, yung nangyayari ngayon, stimulation. Nangyayari ngayon, stimulation, kunyari may pasyente, para malaman natin kung naglalabas pa rin yung flow error. Pero ngayon, wala na lumalabas, so okay na yung machine natin. So yung problema lang natin, yung pressure transducer, yan ang problema natin ngayon. So na-resolve na natin, okay na siya, papalitan na natin yan. Eto, nagda-dialysis na siya, pero hindi siya nag-a-alarm ng flow error. Pero papatakbuhin ko pa rin siya ng ilang isang oras siguro o 30 minutes kasi may gagawin pa ako isang machine doon sa likod, 24 volt naka 5 volt. Yan, so okay na tong machine ko. Hanggang dito na lang muna tayo mga kamakina. Okay na tong machine kasi kanina open pa lang flow error na. Tapos pinalitan ko ng valve 25, flow error pa rin. Tapos nung pinalitan ko ng pressure transducer, okay na siya. So, ganito lang muna tayo mga kamakina. Please like, subscribe, kamakina vlog. Shout out pala kay ano? Ano ba pangalan nun? Rafael? Hindi ko mabanggit eh. Rafael Basco. Shoutout sa'yo, salamat sa mga comment mo. Comment ka lang, pag alam ko tuturo ko sa'yo, pero pag hindi ako nag-comment, ibig sabihin hindi ko alam. Okay? Rafael Basco, shoutout sa'yo. Okay mga kamakina, please like and subscribe kamakina vlog. Rafael, huwag kang mag-asawa.